Okay, so bago tayo pumunta sa ating main topic, mga buddy, nandito tayo sa labas, oh. Tatakbo pa tayo eh. So mag-shoutout muna tayo. So shoutout kay Rose Gutierrez, Arjenome, Maria Elena de los Reyes, Joanna Santos, Ronnie Caberto, Joel Carino, Dori Ariola, Emelita Manalo, Danny Osorio, PHS, Jessica Maldia, Anime Life, Melda Lelida Cayas, Nancy Mendoza, Jolo Manuel, Kurt Donasco YT, Jessica Maldia, Nel Norris Umali, Sherry May Joy Bautista, Jan Rimas, Raymax TV, Hanico Princess Miracle, and Belia Maligaya. So yan po yung ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta sa atin. Samahan niyo muna ako saglit sa aking pagtakbo, and then tayo ay dadako na sa ating main topic dito sa ating Taal Volcano episode. Good morning once again. Welcome back sa isa na namang Taal Volcano episode natin, mga buddy. So katatapos na natin na tumakbo ng 5K, medyo napapawis lang tayo. So kakaiba na naman itong ating Taal Volcano episode dahil nandito tayo sa labas at dito tayo mag-update. So alam nyo, mga buddy, ako personally naniniwala ako na malakas ang kutub ko talaga, na itong si Taal, hindi pa ito kakalma. Ito, tatapatin ko na kayo. Hindi pa talaga ito kakalma. Nakikita naman natin sa inilalabas na data ng Feebox, di ba? Nakikita natin yung mga yung mga numero na lumalabas na kung saan ay ganun pa rin. Nabawas naman yung kanyang steaming, pero yung kanyang yung kanyang volcanic earthquakes, particular na itong mga tremor, at meron pang kasama na na hybrid. So ano na ba yung SO2 flux ni Taal? Nag-post tayo kanina. Ito, for the month of August, August 1. Ito ay kuha noong July 31, 3297. Ang sumunod, 4133. No? So ito, may 65 na volcanic earthquakes yung 4133. Tapos 4599. May 105 siya na volcanic earthquakes. Tumaas uli, 4,948. So meron siyang 86. Then bumaba yung kanyang SO2, 'di ba? 3,295 naman. Meron naman siyang 146. And today, August 6, nag 4,099 uli at may 124 na volcanic earthquakes. At kabilang dito sa 124 na to ay 108 na volcanic tremor events. Meron din siyang 14 low frequency volcanic earthquakes at may 2 hybrid events pa. So hindi pa rin nawawala yung low level background tremor na nagsimula pa noong July 7. Kaya sabi ko sa sarili ko, itong mga tao medyo kampante sila kasi bumaba nga yung yung alert level, from 3 naging 2. Pero tandaan po lagi natin yung paalala lagi ng Feebox sa kanilang mga pinapalabas na bulletin. Huwag po tayo na magtanong, or huwag po niyo akong tanungin
kapag nag-post ako na may thermal anomaly, itatanong nyo sa akin, delikado na po ba? Always delikado po si Taal. Yan po tandaan natin. Kahit po siya ay walang thermal anomaly, nandiyan naman yung kanyang mga volcanic earthquakes. At saka hindi pa rin po bumababa, no? Alert level 2 pa rin. Ngayon, para ibaba ata sa alert level 1, kailangan mag-obserba muna ng 2 weeks. So, kailan ba nag-start yung alert level 2? So, sa palagay ba ng FEWOCS, yung 2 weeks na dumaan, nagkaroon ng decrease activity si Taal Volcano? Kung sa palagay nila, o kung sa data nila, ay nagkaroon ng pagbaba, so, it's time to ibaba nila rin yan sa alert level 1. Pero ako, personally talaga, yan ang pinapangambahan ko. Hindi naman tayo nag-aala Madam Rudy Baldwin, no? Na sinasabi na puputok si Taal. Wala tayong kakayahan para magsalita ng ganon. Tsaka kahit pa sabihin siguro na may vision tayong ganon, mahirap eh. Kaya ako, doon ako nag-stick talaga sa inilalabas na data at saka sa analysis or assessment kung ating kung ating kaibigan sa kanyang assessment kasi mga buddy, hindi pa ito yung time para para kumampante talaga. Mabawasan man yung pangamba ng mga tao dahil nga nag-alert level 2 na, pero yung panganib ni Taal ay nandyan. Tandaan natin na kung kayo nakatira dyan sa tabi ng lawa, dapat handa po talaga lagi tayo, no? Kasi sino bang nauna sa inyo dyan? Siyempre yung bulkan. Tayo o kayo, nakitira lang kayo dyan sa kanyang paanan, sa kanyang tabihan. Kaya anumang oras na magpakita siya ng pagsumpong, wala tayong dapat ibang sisihin. Hindi pwede ang bulkan kasi kalikasan yan eh. Nature yan eh, na magkaroon ng mga ganyan na pagputok ng bulkan eh. So sa tao, kung hindi kayo natututo, dahil nga yung mga ninuno nyo nandyan pa, no? Inabutan na yung bulkan, siguro may mga namatay pa dyan, lalo na nung mga time na nagkaroon ng destructive eruption si Taal. So kung patuloy pa rin na nandyan, ay talagang tanggapin lang, no? At maging handa sa anuman na pwedeng ipakita ni Taal Volcano. Mabuti nga ngayon na may internet na. So isang tingin mo lang sa cellphone mo, makikita mo na kung may mga nangyayari dyan sa paligid or mga ipinaparating sa inyo through social media. Kaya yun mga buddy, yan lang yung aking pananaw dyan. Hindi pa talaga kakalma si Taal. Nagkaroon pa ng thermal anomaly, no? So ilang buwan din na nagpahinga. Tapos kagabi, yung pag-check ko sa Mirova, meron siyang 15 megawatts. Medyo mataas yun. Tapos yung mga lindol, no? Sa Kalatagan, nung isang araw nagkaroon din sa may Tingloy. Napakabababaw nito. Hindi natin alam kung may epekto na nga ito kay Taal Volcano, kasi nung time na nagkaroon ng paglindol sa Tingloy, isang oras o dalawang oras lang ata, nagkaroon ng thermal anomaly. Low thermal anomaly si Taal. Kaya siguro may epekto yun, no? Kasi napakababaw eh. Naglalaro lang ng mga 2 kilometers ata. Di ba lumalapas ng 10 kilometers yung mga naging lindol na yan. Ang ano pa nito, ang kaibahan pa nito, yung mga sumunod na lindol, doon sa magnitude 4.5, hindi ito aftershock. Usually, pag nagkaroon ng malakas na paglindol, aftershock yung kasunod niyan. Pero ito, hindi ito aftershock base sa data ng FEWOCS. So, iniisip ko, baka ito ay isang foreshock. Yung foreshock ay mga lindol, no? Bago magkaroon ng isang main event o ng isang main earthquake. Pero so far naman, dalawang araw na yung nagdaan, wala pa naman na nagkaroon ng hindi pa naman nagkaroon ng ganong kalakas na paglindol. So, thankful pa rin tayo. Kahit na nga itong mga Batanggenyo ay nangangamba dahil nga sa sobrang dami ng mga paglindol na nangyayari dyan, lalo na sa may lupang fault, no? Dyan sa Manila Trench. Talagang earthquake generator yan, mga buddy. So, yan lang po ang ating episode for today. Sana may napulot po kayo. Basta, para sa akin, hindi pa kakalma si Taal. Muli, ito yung Supremo. See you next time, mga buddy.